Katakot pala mga idol ang injury na meron itong si LeBron James mga idol this past few months. Pero bago yan, nayeto mo na nga si Jimmy Butler at ang kanyang pagbabantanga sa team ng Boston Celtics. Dahil mukhang ginaranti na ni Butler mga idol ang panalo ng Miami sa Game 6 advancing to the NBA Finals. Sabi niya dito sa kanyang payag ay we just got to come out nga daw and play harder sa pag-uumpisa pa nga lang daw ng laban. At kagaya nga raw ng ganyang, laging sinasabi it's going to be all smiles. At ipagpapatuloy lang daw nila ang kanilang pagiging very consistent knowing nga daw na mananalo sila sa kanilang next game. Yan mga idol ang very confident na payag ni Jimmy Butler patungkol sa Heat na ginaranti niya na na ilalaglag nila itong team ng Boston Celtics sa linggo. So mga idol, itong payag ni Jimmy Butler sa kanyang interview ito ay maaaring maging one of the coldest moments in playoffs this year or maaaring nga itong isang maging epic fail. Kung manalo ang team ng Heat sa Game 6 mga idol ay for sure babalikan ito itong payag ni Jimmy Butler at ipopost all over social media. At ganun din ang mangyayari kapag nga natalo naman sila. Pagtitripan yan for sure ng mga Boston Celtics fans. Pero I know one thing mga idol, magiging very exciting talaga ang game number 6. Dahil for sure gutom pa itong Boston Celtics na manalo pa dito nga sa game number 6 at ang Miami Heat naman ay gagawin ng lahat para nga hindi yan mangyari. So abangan natin ang banggaan ng dalawang team na to mga idol sa game 6. Masaset na ba ang finals natin o hindi pa? At ngayon nga mga idol ay pag-usapan na natin ang balita ni Shams Aranya patungkol nga dito kay LeBron James. Well, ni-reveal neto ni Shams mga idol na itong si LeBron ay naglalaro daw netong nakaraang mga buwan na meron nga daw torn tendon sa kanyang paa. And well mga idol, I think alam ko naman ng alam nyo kung saan niya nakuha ni LeBron noong 2 months ago nung ma-injured nga siya laban sa Dallas Mavericks. At alam nyo ba mga idol, sabi nga dito sa isang article na ito na mula yata sa isang ospital, usually nga daw ang pagre-repair ng ganyang injury ay 8 to 12 weeks mga idol ang tinatagal at para nga daw ma-fully restored ang function and ability nga daw for full activity kagaya ng paglalaro ng basketball ay kinakailangan ng halos isang buong taon. And guess what mga idol, kung gaano nga kabilis ang pagbalik ni LeBron? 4 na weeks pa lamang ay naglalaro na siya muli sa team ng Los Angeles Lakers. Kaya naman pagbalik niya mga idol ay kitang-kita nga sa paglalaro ni LeBron na hindi na siya yung katulad nung bago siya ma-injury na talaga namang MVP numbers kung saan 30 plus points ang tinatala. Kita rin natin na apektado ang kanyang shooting dahil hindi maayos ang kanyang paa at naglalaro nga siya through injury na usually mga idol isang taon ang tinatagal daw sa pagre-recover ng fully. Pero nga mga idol, dagdag pa neto ni Shams Aranya, pinag-iisipan din daw ni LeBron ngayong off-season kung kukuha ba nga daw siya ng surgery para 100% na gumaling ang kanyang torn tendon. At mga idol, sabi niya ay 2 months nga daw masa sideline itong si LeBron and 4 months naman ang off-season, so by next season ay baka sana nating mag-start si LBJ sa team ng Lakers at inaasahan nga rin daw neto ni Shams na hindi magre-retiro itong si LeBron. So yan pala mga idol ang nakakatakot na injury ni LeBron na usually 8 to 12 weeks ang tinatagal pero 4 weeks lang ay naglaro na agad siya.